Ito. Naglolo ko yung pressure switch niya. So, para medyo sarasunog-sunog na yung pressure switch niya. Kailangan mas natin pagkakas. Ngayon, itong isang motor sira na. So, ito na lang gumagana kasi medyo maingay na rin dahil kailangan palitan na rin ang bearing. Ito naman, ilik na. Ngayon, dahil nakaloko-loko, pati itong timer, nasira. Dahil sa nagloko-loko nga ito, kaya pati itong mga contactor niya, nasira. Ngayon, dahil nagtitipid ang nagpapagawa at wala pang gastos, kaya ang gagawin lang muna natin, ay hindi muna natin gagamitin itong mga timer at saka contactor. Ang gagamitin lang natin ay pressure switch lang na hindi na nakapapasok dito sa timer. Pero syempre, bago ang lahat, bago tayo mag-start, patayin muna natin ang breaker. Siyempre, pag magpapalit tayo ng pressure switch, siguraduhin, ilock muna ang pressure tank. Yan. Ilock ng pressure tank, ilock din natin ang main. Yan. Ay, dahil. Ang main. Ilock natin ang main para sure na wala nang papasok na tubig. Okay, simulan na natin. Ayan, inalas ko na yung timer. So, wala na lahat to. Kasi hindi na rin magagamit dahil sira na. Kailangan na to i-replacement. Pero kaso, dahil nagtitipid pa ang store, kaya gagawin ko muna ng paraan. Ayan, tinangan ko muna. Ito yung main breaker niya. Line 1, line 2. Ayan, lagyan ko ng wire. Papunta to sa yan, sa pressure switch. At itong wire para sa motor. Dalawa lang yan. Kaya di mo nagsama yung ground. Okay lang yan. Lahat naman ang outlet dito kasi may ground naman ito. Pero ito na. Okay, maraming patanggal. Pressure. Ayan, ito yung binili kong bagong pressure switch. Ay! Bagong bago. Sa pag-connect ng line 1, hindi mo pwedeng sa dalawa. Pag magkakabit yan ng line 1, line 2, line 1, o line 2. O pwede rin dito line 1 o line 2. Ngayon, yung manggagaling ng dalawang wire galing sa motor pump, dito. Ayan. Pwede magkasali siya na. Pwede ito, line 1, line 2. Pwede itong line 1, line 2. Pwede dito. Tapos dito yung wire ng motor pump. Yan, hiwala yun. Salise. Hindi pwede mag line 1, line 2 sa dua kadikit. Dahil magkadikit yan. Kailangan magiging salise. Line 1, tapos yung line 1 sa water pump, at line 2 sa main, at line 2 sa water pump. Ayan. Ang lit.
Yun. Ito. Hindi ko na kasi pinagana yung contactor at timer kasi sira na to. Wala na to eh. Sunog na ito. Kaya, irerek, hindi na natin gagamitin ang timer at contactor. Dahil isang motor lang naman ang pagaganahin natin. Kasi, galitan yung isang motor sira na. So, ito yung line 1, line 2. Ang gagaling sa main. Yeah. Ang galing sa main sa breaker. Yan siya. Ngayon, kukunik na natin siya sa pressure switch. Ito yung line 1 at line 2. Ito yung mga galing na supply ng kuryente. Ikot natin yung parang itong patila ng tanggal. Nakapit. So, ito naman yung wire ng water pump. Ganun din ah. Ito yung wire para din sa motor. Ito yung sa line 1, line 2 para sa main supply. So, ang bawat isa laging salisi. Hindi pwede magdikit ang wire dito galing sa main at ng sub. Hindi pwede maging dalawa ang ilalagay nyo rito na line 1, line 2. Kailangan ng line 1 dito o kaya line 1 dito. Pwede rin dito ang line 1, pwede rin dito ang line 2. Salisi yan. Yan po ang tamang pag-present sa paglagay ng pressure switch. Okay na. Abis na. Yan ah. Hindi ko na ginamit itong mga timer. Kasi sira na eh. Nirekta ko na lang. Ayan. Dito rekta ah. Pero may pressure switch pa rin naman. Kahit wala na itong timer at saka ang tractor, pwede rin to kahit na wala yan. Kahit pressure switch lang at pressure gauge. So ngayon, bubuksan na natin ng tubig. Yan. So yan ang
pressure tank. Ayan na. Putok na. Saan ang motor? Tignan natin kung tatakbo. Yan. Ibig sabihin yan, kaya hindi siya tumakbo, ibig sabihin puno ang pressure niya. Naka-off siya ngayon. Ayan, naka-off. So, gawin natin magbawasay ng tubig para tumakbo. Pag nauubos yung tangke, pag nauubos yung pressure niya, kasi hapon tumatakbo yan, nauubos ito, nauubos ang pressure niya. Kailangan mag-automatic siya natatakbo. Naka-off yan dahil puno ang pressure niya. Dahil pag nakulo ang pressure na itong tank, automatic mag-off yan, itutulak yan para mag-off. Matagal. Kahit wala na itong timer at saka contactor, pwede yan kahit itong circuit breaker papunta sa threshold switch. Mag-automatic yan. Kasi ang purpose lang naman ito eh, para kung sakaling mayroon siyang ilang minuto o oras para magpalit, automatic na siya. Eh, dahil sira na siya, yan lang po yung pwedeng paraan na pwede niyong gawin kung sakaling hindi pa kayo nakakabili ng contactor o timer. Pwede yung pressure switch lang. Mag-automatic on off yan. So, ito isang motor lang pinagana natin, ha? Yeah. Yung motor, papunta. Papunta yan sa pressure switch. Tapos, papunta sa circuit breaker. Diba? Kung wala pala talagang pagbiling ganito o sirang-sira na, ito po ang pwede lang nyo po gawin. Kahit pressure switch lang,